ikaw yung kababata ko. Ikaw ang palaging pumuprotekta sa akin kapag inaapi ako ni Rosenda. You mean, bata pa lang kayo ni Rosenda, marunong na siyang mag-ape? Oo, Rosemary. Naalala nga nung bata pa kami ni Rosario eh. Nagtataguan pa kami nun. Etong si Rosenda, bigla na sumali, tinago sa kawan si Rosario. Eh, mahihika pa naman yan. Oo nga eh. Alam mo, kung hindi nagsumbong si Daniel kaagad sa mga magulang ko, sigurado akong patay na ako ngayon. Hanggang ngayon ba sinusumbong ka pa rin ng hika? Hindi na. Siguro nakabuti rin sa akin yung sariwang hangin sa probinsya. Talaga naman palang ang mission sa buhay nito si Daniel ay sumagip ng buhay ng ibang tao. Kung hindi dahil kay Daniel eh, marami na sigurong nangyari dito kay Rosemary. Kaya naman kung sakali magkatuluyan sila ni Rosemary, hindi ako tututol. Buti, alam niyo naman ang papa, maselan sa dumi. At saka, Manang, palitan natin to, yung bago doon. Pakikuha sa cabinet ko. Opo, ma'am. Kukunin ko na po. Salamat. Yung malinis, ha, Manang? Opo, ma'am. Oh, anong pinagawa niyo dyan? Naku, ma'am. Pinapalinis po ni Ma'am Dolores yung guest room. Bakit? Maghihiwalay na ba ng kwarto ang mag-asawa? Naku na, ma'am. Hindi po. May dadating pong bisita. Bisita? Wala naman ako alam na darating na bisita. Hindi niyo po ba alam, ma'am? Ang alin? Itadating na po yung papa ninyo. Galing po ng Amerika. Sige po, ma'am. Kukunin ko po yung mga bedsit na bago. Bakit umuwi na naman yung matandang yan? Pa, nabanggit ko na sa'yo yung plano namin ni Rosario na sa tingin ko, magiging beneficial para sa atin lahat. Paano naman makabubuti para sa lahat? May masyadong panganib. Eh, sir, mas mapanganib po ang buhay ni Rosemary ngayon kung doon siya sa inyo titira. Kasi alam na po ni Violeta at ni Marilu kung saan siya nakatira na nasa inyo si Rosemary. Kaya nga dadalhin ko si Rosemary sa Amerika. Doon ligtas siya. Para ano? Para magkahiwalay uli kami ng kapatid ko, ng mga magulang ko. Never again pa. Anong gusto mong gawin ko? Ginagawa ko lang kung anong mabuti para sa lahat. Naisip rin namin yun. May solusyon si Rosario. Eh, iisa lang naman ang mukha namin eh. Hindi naman ho mapapansin siguro ng inay na dalawa kami nandito. Paano? Hindi ko naiintindihan. Pa, bihira lang naman pumunta dito si Mommy eh. Ang gagawin lang naman namin, magsasalisiyan lang kami. Ang dapat mangyari, hindi lang kami makita ng Mommy na sabay. Para hindi niya rin malaman na dalawang taong nakatira dito. That way, we get to spend time with her and with each other. Natatakot ako. Masyadong delikado yan ah. Eh, paano ang book niyo? Anong balak niyong gawin? Ah, pagdating naman sa buhok, teritoryo ko na yan. Ako na bahala sa kanila. Ang buhok naman, madaling ipike, no? Ang importante, iisa lang ang mukha nila. Dadating pa lang, Papa Dolores. Bakit wala man lamang nagsabi sa akin? Ay, hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit siya dadating eh. Ba't kailangan mo malaman? Oo nga naman. Hindi naman pala akong tunay na anak, so bakit nga naman kailangan kong malaman? Pwede ba, Violeta? Lumang drama na yan? Ano
pa nangyayari sa mabait kong kapatid na mula sa pagkabata ko, siya ang nagsasabi sa akin na hindi ako trinatong iba. Bakit ikaw, Violeta? Sa lahat ng pagmamalasakit na ginawa ko sa'yo, kahit minsan ba trinato mo akong tunay na kapatid? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, ah. Dati naman nagdadamayan tayo, nagtutulungan bilang magkapatid. Bakit ngayon you just decided to shut me out? Bakit nga ba? Yun nga siguro naging problema, Violeta. Masyado ako naging mabait. Masyadong naging mabait na naging ignorante ko sa mga pangyayari sa buhay ko. Pero ngayon alam ko na. Alam mo na, Alin. Sabihin mo nga sa akin? Huwag mo akong hamunin. Kasi baka hindi mo makayanan ang mga katotohanan na pwede kong sabihin. Ngayon, dadating ang papa. Dahil iilan na lang ang taong pwede kong pagkatiwalaan, tutulungan niya ako. Kaya pwede ba, Violeta? Tama na yung mga drama mo. Malaking bagay na kasi yung pinagbibigyan kita eh. Ngayon sana huwag ka na makialam. Ano? May titingnan lang po. Anong tinitignan mo? Kwarto. Maupahang kwarto. Paupahang kwarto? Eh, may nakikita ka bang sign dyan na room for rent? Eh, may nagsabi po sa akin dun sa bandang bungad na may pinapaupahang ang kwarto. Eh, siguro, nagkamali lang ko ng address. Eh, pasensya na ho. Sige, larga na. Walang kwarto dito. Sige, pasensya na ho. Melissa. Pakiulit mo nga sa akin yung itsura ng... yung sinasabi kong baka pwedeng si Daniel. Moreno. Na medyo chinito. Cute. Na may dimples yun. Alam mo, si Daniel talaga yun eh. Eh, ba't hindi mo kaya itanong kay Bart? Tinanong ko na. Ano ba yun? Ricky at Jason yung pangalan ng mga kaibigan niya. Eh, malay mo, iba naman talaga. May naamoy akong hindi maganda sa bahay na to. Pero, Ate Rosenda, paano naman magkakakilala si Bart at si Daniel? Ewan ko. Basta, nagdududa lang ako. Si Mami, marunong magmaneho. Ba't kailangan kumuha ng driver? Si Bart, dito titira. Yung mga lakad-lakad nila. Ano bang nasa isip mo ngayon? Talasan mo ang mga mata mo, Melissa, sa mga nangyayari dito sa loob ng bahay. Gagawa ako ng paraan para makumpirma ko ang mga hinala ko. Hinala? Ano bang hinala? Ah, sa palingki. Alam mo naman ang mamalingki ko paggabi eh. Night market? Oo. Ano na kanyang pinamilimini mo? Gulay, baboy, manok, sariwang isda. Katuwa. Ay, marami naman kayo na pamili talaga. Ha? Bakit kanya ni Bes? Kung
hindi mo ako paraanin, mabibilasa itong isdang binili ko. Oo nga, Anya. Kaya ganyan, Nibis, alam nyo, nakita mo ba yung mga kaibiga mo, alam yung mga sayo mo nung kabataan mo, yung ganyan-ganyan, di ba? Kakatawa yan, no? Wala naman nangyayari. Pwede natin pag-usapan lahat ito habang nililinis ko itong isda. Wa na? Kasi hindi na ako, wala na akong kwenta. Ngayon ko lang gusto malaman talaga ang history mo. Ano yung, ba? Yung kung saan ka nang galing, sino magulang mo, mga kapitbahay mo, best friend mo, moto mo. Nakita mo mga kaibiga mo sa palengke? Alam mo, pwede natin pag-usapan dyan sa kusina habang nililinis ko ito. Ngayon natin pag-usapan o anong ginagawa mo? Ano ka ba naman? Ano ka ba naman yan, Nibis? Katayo-tayo ka dyan. Dali mo yung sanggaw naman sa ano, kusina. Katayo-tayo ka dyan. Pagkipagkwentuhan ka pa, wala sa ang isda. Siya yan, Nibis. Ang hirap ispilingin. Alam ko, mahirapan ako, hindi niya naman ako tinulungan. Rosenda, kumain ka. Dapat kumain ka dahil sa mga susunod na araw, siguradong mawawalan ka ng gana. Eh, wala na nga akong gana eh. Paano? Nandito ka. Stoy, kayong dalawa, tumigil kayo. Nasa harapan kayo ng pagkain. Ikaw din, mawawalan ka ng gana. Lalo na pag nalaman mo, na uuwi na si Papa galing sa Amerika. Julieta, ano ba? Oh. Narating ang Papa. Akala ko kasi alam mo na eh. Akala ko sinabi mo na, Dolores. Hindi. Ako naman ang huling nakakaalam dito sa bahay. Mancho! Sorry, Dolores. Hindi ko naman kasi alam na akala ko sinabi mo na eh. Pwede ba tumigil ka na? Ano? Masaya ka na? Hindi. Ikaw? Hindi. Dagdag kontrabida ka sa buhay ko. Nieves po yun. Eh, baka kasi makita niya si Rosemary eh. Kita mo na. Paano hindi mapapalagay yung loob ko eh? Nandoon si Rosemary sa loob. Eh, huwag ko kayong mag-alala. Kami na po ang bahala kay Rosemary. Rosario, ipangako mo sa akin, hindi mo pababayaan si Rosemary. Dr. Madrigal, kakambal ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Tayo na, Daniel. Sige po. Rosario, marami tayo dapat pag-usapan. Pangako, babalikan kita. Babalikan? Ang ibig ko sabihin, babalik pala ako para dalawin kita. Sige, mag-ingat ka. Mag-ingat ka rin. Salamat, Daniel. Salamat din. Pasok muna ako sa loob. Maka inaanap na ako ni ma'am. O, sige. O, Banjo. Ginagapi ka ata. Saan ka galing? Diyan lang, tabi-tabi. O, ano? Meron ka na ba nakuha ang impormasyon tungkol sa pamangkin ko? Aba, ano ba nakakatawa? Eh, seryoso naman ang tanong ko. Seryoso ka talaga? Gaano kahalagang impormasyon bang kailangan mo? Mahalagang mahalaga. Mahalaga nga siguro. Dahil ang hiningi mo kapalit ay ang pagtatraidor ko sa amo ko. Ikaw naman. Sulit naman na ibabayad ko sa'yo eh.
Rosario?